Okay ka lang, Nika? Kanina pa pala yung hiccup mo ah. Tanong kay Nika ng kaibigang si Gemma habang papalabas sila ng gate ng university kung saan siya nag-aaral para maging abogado. Pagkatapos makagraduate ni Nika ng kolehiyo sa probinsya nila sa Negros ay lumuwa siya ng Maynila para mag-aral ng pag-aabogado. Sa kasalukuyan ay nasa ikalawang taon na niya sa law school. Dalawang araw na kasing tatlong oras lang ang tulog ko, Gemma. Sagot ni Nika sa babae kasabay ng muling pagkikab. Bukod sa limang araw sa isang linggo ang pasok ni Nika sa law school, mayroon din siyang trabaho sa araw upang matustusan ang gastos niya sa pag-aabogado. Galing sa isang mahirap na pamilya si Nika. Isang magsasaka ang ama niya habang public school teacher ang kanyang ina. Ang nakababata niyang kapatid na si Nicole ay kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo sa probinsya nila. Kahit na nagsisikap ang mga magulang ni Nika na itaguyod ang pag-aabogado niya, mas pinili ni Nika na magtrabaho upang hindi na umasa pa sa mga magulang. Maghanap ka na kasi ng trabaho na hindi demanding at sakto sa schedule natin. Wika kay Nika ng kaibigan. Isang crew sa isang fast food chain si Nika. Alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ng shift ng dalaga. Nakakapagod ang trabahong yun para sa isang law student na tulad niya. Dahil bukod sa hindi siya mawala ng gawain, ay halos maghapon siyang nakatayo. Pagkatapos ng shift ni Nika sa trabaho ay dumidiretso na siya sa klase. Madalas ay alas 10 na siya nakakauwi sa apartment na tinutuluyan niya. Sa halip na ipahinga ang natitirang oras, ay inalalaan niya yon sa pagbabasa ng mga kaso at batas na kailangan niya pag-aralan at kabisaduhin. Sinubukan ko na mag-apply na intern sa mga law firm pero walang tumatanggap sa akin eh. Sagot ni Nika sa kaibigan. Humikab na naman siya at inayos ang hood ng suot na jacket. Tulad ni Nika, nagtatrabaho rin ang kaibigang si Gemma upang matustusan ang gastos nito sa law school. Yun nga lang, isang intern na babae sa isang law firm kaya maluwag ang schedule nito. Pagdating nilang magkaibigan sa labas ng campus ay naghiwalay sila ni Gemma. Sumakay ang kaibigan sa jeep na pinara nito habang si Nika ay naglakad pa uwi sa apartment niya. Pinili ni Nika na mangupahan sa apartment na malapit sa eskwelahan para hindi na siya mahirapan at gumastos pa sa pamasahe. Naglalakad si Nika sa tahimik na kalsada nang mapupikit siya dahil sa antok. Bumuway ang lakad ng dalaga. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw at nagpagulit kay Nika dahilan upang matumba siya at mapaupo sa gilid ng kalsada. Nawala ang antok niya nang maramdaman ng hapdi sa nasugatang palad. Yun kasing itinukod niya sa sementadong kalsada. Nilagpas ang sinigang ng sasakyan, sabalit huminto rin ito sa harap niya. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa naturang kotse. Bago pa bumaba ang kung sino mang may-ari niyon, ay malakas na kinutok niya ang bintana ng sasakyan. "Hoy, lumabas ka dyan!" Salubong ang kilay at pasigaw na sambit ni Nika habang patuloy na kumakatok sa bintana. Napahinto ang dalaga nang bumukas ang driver's seat at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Napaawang ang mga labi ni Nika nang mapadako ang tingin niya sa mukha ng kaharap. Malalim ang mga mata nito, makapal ang makasalubong na kilay, matangos ang ilong, mapula ang may korting mga labi. Lalo pang nakadagdag sa apil nito ang clean cut nitong buhok at ang itim na Amerikana nitong suot. "Tumigil ka, Nika. Hindi dahil gwapo ay matutulala ka na sa lalaking yan." Saway ng dalaga sa sarili. Tumikim ang dalaga at sinalubong ng tingin ang lalaki na nasa harap na niya. "Sa susunod, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Aba, muntik mo na ako mahagip, mister." May diing pangaral ni Nika sa lalaki. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaking kaharap ni Nika sa sinabi ng dalaga. "Hindi ba dapat ako nagsasabi sa iyo niyan, miss? Na ikaw ang mag-ingat sa paglalakad. The sidewalk is on the other side of the road." Wika nito bago itinuro ang kabilang bahagi ng kalsada. Natigilan si Nika nang mapagtanto na tama ang sinabi ng lalaki. Isa lang ang sidewalk sa naturang kalsada at nasa kabilang bahagi yun. Sa labis na antok niya ay hindi niya namalaya na nagkamali siya ng bahagi ng kalsada na nilakaran. Kaunti na lang din kasi ang mga dumaraang sasakyan ng mga oras na yon. "Narealize mo na bang ikaw ang mali, miss?" Nakahalukip-kip at tila nagahamong tanong ng lalaki kay Nika. Akmang aatras si Nika palayo sa lalaki nang mahagip ng matalas na pang-amoy niya ang beer mula rito. Nakahalo yun sa mamahaling pabangong na amoy niya sa kaharap. "Oo, may mali ako. Pero ikaw ang mapaparusahan sa ating dalawa kapag nag-report ako sa otoridad."
dahil pinagbabawal ng pagmamaneho ng lasing. Buong tapang na sagot ni Mika sa lalaki. What? Magkasalubong ang mga kilay na gagad ng kaharap. Don't tell me hindi mo alam na pinagbabawal magmaneho ng nakainom, mister. Nakaangat ng isang kilay na wika ni Mika sa lalaki. Well, let me recite to you the Philippine Republic Act No. 10586, Section 5. It shall be unlawful for any person to drive a motor vehicle while under the influence of alcohol, dangerous drugs, and or other similar substances. At sa kaso mo, mister, halatang nasa impluensya ka ng alak dahil amoy beer ka. Anya sa kaharap. Buti na lang talaga at nakahanap siya ng ilulusot sa pagkakamali niya kanina. Sa halip na sumagot, ay nanatiling nakatingin kay Mika ang lalaki. Tila nabigla ito sa litanya ng dalaga. At pwede kang makulong kapag napatunayan na lasing ka, mister. Lalo na dahil naka-aksidente ka. Pwedeng-pwede nilang i-revoke ang lisensya mo at hindi ka na makakapagmaneho pa kahit kailanman. Pagpapatuloy ni Mika. Dinuro niya ito gamit ang nasaktang kamay. My car didn't hit you, miss. At hindi ako lasing. I only had one bottle of beer. Depensa kay Mika ng lalaki. Alam ni Mika na tama ang sinabi ng lalaki na hindi siya nasanggin ng sasakyan nito. Subalit hindi siya nagpatalo rito. Para saan pa na nag-aaral siya ng pag-aabogado kung basta-basta lang siya magpapatalo rito? Kaya naman inilabas niya ang cellphone at bumaling sa lalaki. Sa otoridad ka na lang magpaniwanag. Nakaangat ang kilay na sagot ni Mika sa kaharap. Akma niyang idadial ang cellphone hotline nang kunin sa kanya ng lalaki ang cellphone niya. Fine, fine. Magkano bang kailangan mo, miss? Tila sumusukong tanong ng kaharap kay Mika. Magkano? Sa tingin mo ba'y pineparahan lang kita? Napamaang at hindi makapaniwalang gagad ni Mika sa lalaki. Alam mo ko mga ganitong modus, miss. Magpapanggap ka na nasanggi ka ng kotse ko para mahututan mo ko. Salubong ang kilay na wika ng lalaki pagkatapos siyang kasadahan ng tingin. Muling dinuro ni Mika ang lalaki. Hoy, excuse me, mister. Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ako nalalamang ng kapwa. Sikmat niya rito. Bangag ako sa anto kaya nagkamali ako ng dinaanan. Yun din ang dahilan kaya natumba ko ng businahan mo ko. At gusto kitang i-report dahil nakainom ka. Dahil ayoko may iba pang madami sa pagiging irresponsableng driver mo. Pagpapatuloy pa niya. Pinasadahan ni Nika ng tingin ng lalaki. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito at sinuklay ng kamay ang buhok. Alright, I'm sorry for suspecting you. But I'm not drunk, miss. Wika nito sa kanya. Kung hindi ka lasing, bakit ayaw mo mag-report ako sa otoridad, ha? Nakaangat ang kilay na sagot ni Nika sa lalaki. Because it would be a waste of time, miss. May kailangan akong puntahan ngayon and I don't have spare time to wait for the authorities and deal with their questions. Sagot ng kaharap. Sumulyap ito sa suot na mamahaling relo bago ibinalik ang tingin kay Nika. Bumaba naman ang tingin ng lalaki sa kamay ni Nika. Nabigla ang dalaga nang biglang hawakan ng lalaki ang kamay niya at inspeksyonin yon. You're really hurt. Kunot noong sambit nito habang nakatingin sa palad niya. Mukha ba ako nagbibiro? Matalim na sagot ni Nika sa lalaki. Hindi niya makalimutan ang ginawa nitong pangiinsulto sa kanya. Bumuntong hininga ang lalaki habang patuloy na nakatingin sa kamay niya. Come with me. Sa ospital ang punta ko. Anito sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Nika. Teka, hindi ko kailangan magpunta sa ospital. Gasgas lang to. Alcohol lang katapat nito. Tanggi ng dalaga. Well, we don't know if you have other injuries. Mas mabuting magpatingin ka na. Sa ospital din naman ang punta ko. Wika nito sa kanya. Kanina lang pinaparatangan mo ako na pineperahan ka. Tapos ngayon gusto mo akong sumama sa iyo sa ospital? Naguguluhang tanong ni Nika sa kaharap. Look, I admit I'm wrong for accusing you and assuming the worst. And I'm sorry for that. Wika kay Nika ng lalaki sa mahinahong boses. I can't live here knowing you're hurt. So come with me. Pagpapatuloy pa nito. Sa halip na magsalita ay pinagmasdan ni Nika ang kaharap. Mukha itong sensero sa paghingi ng tawad. Hindi na, ayokong gumastos sa ospital. Iling ni Nika sa lalaki. Don't worry, miss. I'll pay for the bill. Giit ng kaharap na siyang nagpakurap kay Nika. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ng lalaki matapos siya nitong akusahan kanina. Kung nag-aalala ka na baka ipahama kita. Then here, ikaw ang mag-drive.
pagpapatuloy ng lalaking kaharap bago ako mang iaabot sa kanya ang susi ng sasakyan nito. But like I said, hindi ako lasing. At isang bote lang ng beer na inom ko. At napilitan ako mag-drive dahil may kailangan akong puntahan sa ospital. Paliwanag pa nito. Alright, isasama ako sa'yo. Pero ikaw na mag-drive dahil hindi naman ako marunong. Basta bagalan mo lang ah. Sa huli ay pagpayag ni Nika sa lalaki. Mukhang nagsasabi naman ito ng totoo. Bahagyaring masakit ang balakang ni Nika at gusto niyang masiguro na hindi siya nabalian sa pagkakasalampak sa sementadong kalsada. Tumango sa kanyang lalaki bago siya pinagbuksan ng pinto. Nabigla si Nika sa ginawa nito. Hindi inaasahan ng dalaga na gentleman pala ang lalaki. Saang ospital ka pupunta? Tanong ni Nika sa katabi ng paandarin nito ang sasakyan. St. Mary, that's only 15 minutes from here. Natigilan si Nika sa sinabi ng kasama. Isa sa pinakamalaking private hospital sa bansa ang tinutukoy nito. Pasimple siyang sumulyap sa katabi na abala sa pagmamaneho. Sa kotse pa lang nito at sa mamahaling Amerikana ay halata na namayaman nito. What's your name, miss? Baling sa kanya ng lalaki. Bahagyang nag-init ang pisngi ni Nika na muntik na siyang mahuli ng kasama na pinigmamasdan to. Nika, sagot ng dalaga pagkatapos timikim. Ikaw, anong pangalan mo? Kaswal na tanong niya sa lalaki. Bernard Bonavista. In fairness, bagay sa kanyang pangalan niya. Ani Nika sa sarili. So Nika, bakit kabisado mong Article 1058, also known as drunk driving law? Tanong kay Nika ni Bernard. Nakahinto ang sasakyan sa stoplight, kaya nagawa nitong bumaling sa kanya. Law student kasi ako. Really? Tila nabiglang gagad ng binata sa kanya. Hindi nakaligtas sa dalagang interes sa tono ng lalaki. Oo, nag-aaral ako ng law kaya marami akong alam sa batas. Mayabang nasagot ni Nika sa kasama. That's interesting, sagot ng lalaki, kasabay ng pag-angat ng sulok ng mga labi nito. Sa unang pagkakataon sa gabing yun, ay nasilayan ni Nika ang ngiti ng lalaking kasama. Muntik nang matulala si Nika nang makita ang dimple sa kanang pisngi ng lalaki dahil sa ginawa nitong pagngiti. Pakiwari ng dalaga ay tila nagmukhang anghel si Bernard sa paningin niya dahil sa dimple nito. Bakit habang tumatagal, lalong gumagwapo ang mukha ng lalaking to? Wika ni Nika sa sarili. May problema ba sa mukha ko, Nika? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong ni Bernard sa kanya. Wala. Mabilis na sagot ni Nika bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Lihim na pinagalitan niya ang sarili sa ginawang pagtitig dito. Muling umanda ng sasakyan. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa St. Mary's Hospital. Matapos nilang lumabas sa kotse ng binata ay dinala siya nito sa emergency room. Pupuntahan ko lang ang kapatid ko sa taas. She's confined here. Babalikan kita mamaya. Wika ni Bernard kay Nika bago siya nito iwan sa nurse na sumalubong sa kanila. Habang ginagamot ng nurse ang kamay ni Nika, ay isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Base sa suot ng puting coat ng babae ay isa itong doktor. Hi, I'm Dr. Faith Benavista. Pinsan ni Bernard. Ibinilin ka niya sa akin nang magkita kami sa lobby. You're Nika, right? Palakaibigan ang ngiting tanong nito sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Nika sa kaharap. Anong nangyari sa'yo? Tanong kay Nika ng doktor na si Faith. Napaupo ako sa gilid ng kasada at tinulungan ako ni Bernard. Sagot ni Nika sa babae. Nabigla si Nika nang iyon ang lumabas sa bibig niya sa halip na sabihin na muntik na siyang mahagip ng pinsan nito. Akala ko girlfriend ka na ni Bernard. Nakangiting wika ng magandang doktor. Nanlaki ang mga mata ni Nika sa sinabi nito. Nako, hindi ah. Ngayon lang kami nagkakilala ng lalaking yon. I mean, ni Bernard. Oh, well, good sa bagay. Malayo ka nga sa mga naging babae ng pinsan kong yun. Nakanguso ang Annie Faith pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. I mean, don't get me wrong ha. Maganda ka, miss. I like your Moreno beauty. Pero yun nga, mahilig kasi yun si Bernard sa mga mistisa at mukhang hindi nagpapadapo sa lamok. May ngiting paliwanag pa ni Faith. Wala palang girlfriend si Attorney Bernard, Dr. Faith? Paling ng nurse na gumagamot kay Nika sa kasama nila ni Faith. Sa pagkakaalam ko, wala ngayon. Lawyer pala si Bernard? Nabiglang baling naman ni Nika sa doktora. Oo, lawyer si Bernard. Nakangiting sagot ni Faith sa kanya.
Napakarap si Nika nang maalala ang buong pangalan ni Bernard. Kaano-ano ni Bernard si Attorney Benjamin Buenavista? Tanong muli niya sa doktora. Isa si Attorney Benjamin Buenavista sa mga pinakasikat na family lawyer sa buong bansa, kaya naman kilala ito ni Nika. Isa ang naturang abogado sa may-ari ng BGD Law Firm, isa sa mga pinakakilalang law firm sa bansa. Attorney Benjamin is my uncle, Nika. Siya ang tatay ni Bernard. Sagot nito na siyang lalong napabigla sa dalaga. Hindi makapaniwala si Nika na anak ng kilalang abogadong si Benjamin Buenavista si Bernard. At ang mga Buenavista ay kilalang angkan ng mga bilyonaryo sa bansa. Kilala mo si Tito Benjamin? Tanong sa kanya ni Faith nang mapansin ng doktora ang reaksyon niya. Oo. Law student kasi ako. Nakangiting tumangot ang pinsan ni Bernard. Ilang sandali pa ay iniwan na siya ng babae nang makatanggap ito ng tawag. Iniwan na rin si Nika ng nurse pagkatapos siya nitong gamutin. Bukod sa gasgas niya sa braso ay pasalang ang natamo niya sa kanang balakang. Pagkatapos ng halos 30 minuto ay natanaw na niyang muli si Bernard. Kumusta ang kapatid mo? Tanong ni Nika sa lalaki. She's already recovering. It's a good thing na dala siya agad sa ospital bago pa lumala ang dengue niya. Sagot sa kanya ni Bernard. Ikaw, are you okay now? Tanong nito bago ibinaba ang tingin sa kamay niya. Tumango si Nika sa lalaki. Gasgas at maliit na pasalang naman ang inabot ko. Ani Nika rito. Pagkatapos isettle ni Bernard ang bill niya, ay niyaya siya ng binata na lumabas na ng ospital. It's late, iahatid na kita. Wika nito sa dalaga pagkatapos sumulyap sa suot na relo. Sigurado ka? Okay lang naman na mag-commute na lang ako. Ayoko makaabala pa sa'yo. Nahihiyang wika ni Nika sa lalaki. It's fine, pauwi na rin naman ako. Sagot nito sa kanya bago humiti. Muling napatitig si Nika nang masilayan ang ngiti ng kaharap. Sumalit bago siya matulala ay tumikim siya at tumango dito. Kung mapilit ka talaga, edi sige. Pagbayag ni Nika sa lalaki. Sumama siya sa binata pabalik sa kotse nito. I'm sorry again about earlier. Wika kay Nika ni Bernard pagkatapos ikabit ng dalagang seatbelt. Alam ko na insulto ka. And I really apologize for that. It's just that ilang beses na akong sinubukang biktamahin sa kalsada, kaya inakala kong ganun ka rin. Paliwanag ni Bernard habang nakatingin sa kanya. Nang mga sandaling yun, habang nakatingin si Nika kay Bernard at sa malalim na mga mata nito, ay alam niyang tuluyang naglaho na ang anumang galit na nararamdaman niya sa binata. Tuluyang nakalimutan ng dalaga ang kung anumang sinabi ng lalaki kanina. At walang ibang nasa isip niya na mga sandaling yun, kundi ang gwapo nitong muka. Kalimutan na natin yun. Dinala mo naman ako sa ospital kahit hindi naman talaga kailangan. Kibit ang balikat na sagot ni Nika kay Bernard. Thanks, Nika. Nakangiting wika sa kanya ng lalaki. Sa pagkakataong yun ay naramdaman ni Nika ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Salamat din sa pagdala mo sa akin dito sa ospital. Wika niya kay Bernard bago inalis ang tingin sa mukha nito. You don't have to thank me. That's the right thing to do. Narinig ni Nika ang sagot ni Bernard bago nito pinaandar ang sasakyan. Napanguso si Nika. Hindi niya maitanggi na natuwa siya sa sagot na iyon ni Bernard. Mukhang mabuting tao talaga siya at mali lang ang first impression ko sa kanya. Wika ni Nika sa isip. Lawyer ka pala? At tatay mo si Attorney Benjamin Buenavista? Hindi napigil ang tanong ni Nika kay Bernard habang nasa biyahe sila. Bumaling sa kanya si Bernard. Yup, kilala mo si Dad? Curious na tanong nito sa kanya. Of course, sinong hindi makakakilala sa kanya? Siya ang pinakamagaling na annulment lawyer dito sa bansa. Family lawyer ka rin ba tulad ng daddy mo? No, I'm a criminal defense lawyer. Wow, favorite ko ang criminal law. Hindi napigil ang sambit ni Nika sa kasama. Hindi rin niya naitago ang pagkamangha sa tining. Yan din ang gusto ko kapag naging abogado na ako. Pagpapatuloy niya. Akma pa siyang magsasalita nang biglang tumunog ang tiyan niya. Nag-init ang mga pisngi ni Nika nang bumaling sa kanya si Bernard. Sorry, hindi pa kasi ako naghahapunan. Nahihiyang wika niya sa lalaki. It's almost 11. Kunot ang noong wika ni Bernard sa kanya. Alas 9 na natapos ang klase namin ngayon. Hindi rin ako nakakain bago ako umalis sa trabaho. Gusto mong kumain muna? Hindi na, pag-uwi ko na lang. May masarap na paresan dun sa tapat ng apartment ko. Ngiti niya sa binata.
Pares? Kunot ang noo at tila nagtatakang baling ni Bernard kay Nika. Eh, hindi mo alam ang pares? Nabiglang tanong ng dalaga sa lalaking kasama. Dun sa bagay, hindi rin alam ng mga classmate kong rich kid kung ano yon. So, ano nga yung pares? Tanong ni Bernard. Bahagyang nakaangat ng kilay nito sa kanya. Beef pares yon. Para siyang bulalo na tinimplahan ng toyo at iba pang mga pampalasa. Kaya tinawag na pares kasi may kasama siyang kanin o sinangag kapag siniserve. That looks interesting. Tumatang ang komento sa kanya ni Bernard. Napanguso si Nika bago marahang umiling. Ewan ko sa inyong mga mayayaman. Palibhasa, mga alam niyo lang ay mga pagkain sa fine dining. That's not true. I know a lot of Filipino food. Alam ko rin kung anong fishball at kikiam. Kontra sa kanya ng binata. Hindi napigilang matawa ni Nika sa sinabi ng lalaki. Talaga? Proud ka na niyan? Baling niya kay Bernard na ikinaangat ng sulok ng mga labi nito. I like proving you wrong, Nika. Ah, lawyer ka nga. Bahagyang natawang Anya sa binata. Hindi na malaya ni Nika na malapit na sila sa apartment niya. Maluwag na ang kalsada ng mga oras na yon kaya mabilis ang biyahe. Hindi niya maintindihan ang munting panghihinayang na nararamdaman na pagkatapos na yon ay hindi na niya makikitang muli ang binata. Salamat ulit, Bernard. Pasensya na rin sa abala. Wika ni Nika sa lalaki nang ihinto nito ang kotse sa tapat ng parisan malapit sa apartment niya. You're welcome, Nika. Ilang segundo niyang pinagtagal ang tingin sa mukha ni Bernard bago siya bumaba sa kotse nito at dumiretso sa parisan na walang tao ng oras na yon. Nagulat siya nang makitang bumaba rin si Bernard mula sa kotse nito. Bakit ka bumaba? Nabiglang tanong ng dalaga sa lalaki. Nagugutom din ako. Might as well eat here. Bahagyang nakangiti at kibit-balikat na sagot ni Bernard sa kanya bago naupo sa bakanting stool. Kakain ka ng pares? Hindi makapaniwalang tanong ni Mika sa lalaki. Gumaling sa kanya si Bernard habang itinutupi nito hanggang siko ang manggas ng suot na long sleeve. Marahil ay iniwan nito sa sasakyan ng coat nito. Bakit? Bawal ba? Eh, hindi. Pero sigurado kung kakain ka ng pares? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Mukha ba ako nagbibiro, Nika? Nakaangat ang sulok ng labing sagot nito bago bumaling sa tindero at ang order para sa kanilang dalawa. Eh, hindi. Mukhang seryoso ka nga. Hindi niya maipaliwanag ang munting sayang bumalot sa dibdib nang maupo sa tabi ng lalaki. Don't worry, masarap ang pares. Lalo na itong pares ni Mang Tony. Pwede mo akong kasuhan kapag hindi ka nasarapan. Anya pa sa lalaki. At ano naman ang ikakaso ko sa'yo? Nakangiti at nakaangat ng kilay na tanong ito. Ikaw ang mag-isip, Dutal. Ikaw itong abogado sa ating dalawa. Natawa si Bernard sa sinabi niya. Ang sarap pakinggan ang tawa niya. Wika ni Nika sa sarili. Mabuti na lang at bago pa siya mapatitig sa lalaki, ay inilapag na ng matandang tindero ang order nila. Pinanood ni Mika ang katabi habang tinitikman nito ang pagkain sa harap. Kamusta? Masarap, di ba? Nakangising tanong ni Mika kay Bernard. Tumango sa kanya ang lalaki. You're right. It's good. Sagot nito bago sumubo ng kanin. Natawa si Mika bago tinuruan ng lalaki kung paano kumain ng pares. Ganito kasi yan. Ihalin mo yung kanin sa sabaw para mas masarap. Anya kay Bernard. Bumaling sa kanya si Bernard pagkatapos nitong sundin ang sinabi niya. I got it now. Kumain ka na rin. Marahang wika nito sa kanya bago siya inabutan ng malinis na kutsara. Tumikim si Nika at nagsimulang kumain. Habang sumusubo ay pasimple siyang sumusulyap sa katabi. Hindi niya akalain na kasama niya ngayong kumakain ng pares ang binata. Tila sa loob ng 2 oras ay napakarami nang nangyari. Nasarapan ka talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Nika kay Bernard nang umorder pa ito ng 2nd serving pagkatapos maubos ng nasa mangkok nito. I liked it. Ikaw, gusto mo pa? Tanong ng lalaki sa kanya bago sumulyap sa paubos niyang pare sa mangkok. Hindi na. Kailangan kong bumawi ng tulog kaya ayoko magpakabusog. Sagot ni Nika rito. You said 2 araw ka nang walang tulog? Nahihirapan ka sa mga klase mo ngayon? Tanong ni Bernard sa kanya. Oo, bukod kasi sa full units ako ngayong 2nd year, nahihirapan ako sa pagsiservice crew. Kailangan ko na talaga maghanap ng trabaho na hindi demanding. Do you know BDG?
Buena Vista de Vera Guanzon Law Firm. I work there. At tumatanggap kami ng law students. Wika sa kanya ni Bernard pagkatapos nitong pigaan ng kalamansi ang pangalawang order nito ng pares. Sino namang law student ang hindi nakakaalam sa BDG? Ayun ang top law firm sa bansa. Ani Nika kay Bernard. Nag-apply nga ako nun bilang intern kaso hanggang ngayon walang response. If you want, I can do something about that. Casual na wika ni Bernard na nagpaawang ng mga labi ng dalaga. Talaga? Tutulungan mo ako makapasok sa law firm ng airpot mo? Airpot? Nakakunot ang noong gagad ni Bernard sa kanya. Airpot! Tatay ang ibig sabihin nun. Sus, ang hirap kausap ng mayayaman. Puro English ang alam. Bahagyang natawang wika niya. Pero seryoso ba? Ipapasok mo ako sa law firm ng tatay mo? Yeah, I'm serious. Give me your number. Nakangiting wika nito sa kanya. Grabe, akala ko umalis ng araw ko ngayon. Pero sinong mag-aakalang magdadala ka pala sa akin ng swerte? Malaki ang ngiting wika ni Nika kay Bernard pagkatapos niyang ibigay ang cellphone number sa lalaki. Dahil dyan, libre ko na yung pares na kinain mo. Anya pa rito. Natigilan si Nika nang sa halip na magsalita ay nanatiling nakatingin sa kanya si Bernard. Ano, hindi ka magko-comment dyan? Huwag mo sabihin joke lang yung sinabi mo. Bahagyang nakasimangot na wika niya sa binata. Kumurap si Bernard. Pagkatapos ay tumikim ito bago nagsalita. No, seryoso ako. Wika nito habang nakatingin sa kanya. I just realized that you have a pretty smile. Ngiti nito sa kanya. Naramdaman ni Nika ang pag-iinit ng mga pisngi sa narinig. Subalit sa halip na ipakitang naaapektuhan siya, ay pabirong kinindutan niya si Bernard. Alam ko, best asset ko raw yung ngiti ko eh. Wika niya sa lalaki. Hindi inaasahan ni Nika nang nanatiling nakatingin sa kanya si Bernard na tila kinakabisado ang mukha niya. Your smile is beautiful, but I think your best asset is your eyes. Wika nito sa kanya. Bago pa makapag-react si Nika ay ibinalik na ni Bernard ang atensyon sa pagkain. Nanatiling tahimik si Nika subalit hindi niya maipagkaila ang malakas na tibok ng puso niya. Yun ang unang beses na naapektuhan siya ng ganoon dahil sa puri ng isang lalaki. Ilang sandali pa ay natapos ng kumain si Bernard. Bago pa makuha ni Nika ang wallet niya ay naunahan na siya ng binata sa pagbabayad. Keep the change. Wika ng lalaki matapos abutan ng 500 peso bill ang tindero na abot ang pasasalamat sa lalaki. Sabi ko ako magbabayad, di ba? Nakangusang baling ni Nika kay Bernard habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan nito. Next time na lang, Nika. May next time pa? Nabiglang tanong ni Nika sa lalaki. Magtatrabaho ka sa law firm namin, so I'm sure magkikita pa tayo. Baling sa kanya ni Bernard. See you, Nika, and get some sleep tonight, okay? Ngiti sa kanya ng lalaki bago ito pumasok sa sasakyan nito. Sinundan ni Nika ang paalis na kotse na Bernard bago siya umakyat sa second floor ng maliit na gusali kung saan naroon ang apartment niya. Nang gabing yon, sa halip na mag-aral ay sinunod niya ang bili ni Bernard na bumawi ng tulog. At nakangiti siyang nakatulog habang laman ng isip ang gwapong abogado. Kinabukasan, pagpasok ni Nika sa trabaho, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Nang sagutin niya yon ay nabigla siya ng malamang HR department yon ng BDG Law Firm. Hindi makapaniwala si Nika nang sabihin ng babae na pagkatapos nitong tingnan ang application niya, ay tanggap na siyang intern sa law firm. At maaari nang magsimula sa darating na Lunes. I'm sorry to ask this, but do I need to undergo interview process first? Tanong ni Nika sa kausap sa kabilang linya. There's no need for that, since Attorney Bernard Buenavista made a direct recommendation for you. Sagot ng babae kay Nika. Muling nagpasalamat si Nika sa kausap bago ibinaba ang tawag. Grabe, seryoso pala talaga si Bernard sa sinabi niya. Pigil ang ngiting wika ni Nika sa kawalan. Gusto niyang magpasalamat sa lalaki subalit hindi niya alam ang numero nito. Kapag nakita na lang kami, wika ni Nika sa kanyang sarili. Hindi niya napigilan ang ngiti sa ideyang magkikita nga silang dalawang muli ng gwapong abogado. Nang araw ding yon ay nagpasa si Nika ng resignation letter sa trabaho. Bago siya pumasok sa klase ng hapong yon ay nakatanggap siyang muli ng tawag mula sa unknown number. Sa pagkakataong yon ay nabigla siya nang ang pamilyar na boses ni Bernard ang bumungad sa kanya. Bernard,
Thank you sa pag-recommend sa akin, ha? Malaki ang ngiting wika ni Nika sa lalaki. Gusto nga sana kitang tawagan, pero hindi ko nga pala alam ang number mo. Anya pa rito sa kabilang linya. Narinig niya ang mahinang tawa ni Bernard. You're welcome, Nika. And save my number. Pakiwari ni Nika ay may mainit na gumapang sa tiyan niya nang marinig ang malalim na tawa ng lalaki sa kabilang linya. Oo. Isisave ko ang number mo. Bakit ka nga pala napatawag? Oh, I just want to check on you. Kamusta yung sugat mo? Okay naman, Bernard. Maliit lang naman kaya hindi na masakit. Tumikim ang binata sa kabilang linya. That's good to hear. So, paano? See you on Monday here sa law firm. Alright? Anito sa kanya. Malaki ang ngiting tumango si Nika kahit na hindi siya nakikita ng kausap. Thank you ulit, Bernard. Masayang wika niya sa lalaki bago nagpaalam dito. Nang magkita sila ng kaibigang si Gemma sa klase, ay hindi na itago ni Nika sa kaibigan ang magandang mood. Anong nangyari sa'yo at ang laki ng ngiti mo, Nika? Tapos ka na sa mga digest mo? Usisa kay Nika ni Gemma. Umiling siya sa kaibigan. Pagkatapos ay ikinwento niya rito ang nangyari sa kanya ng nagdaang gabi. Akala ko masama ang ugali niya, pero hindi naman pala. Hindi ko in-expect na sasamahan niya akong kumain ng pares. Tuloy-tuloy na pagkakwento ni Nika kay Gemma. Nagulat rin ako kanina nang totohanin nga niya yung sinabi niya kagabi na ipapasok niya akong intern sa law firm nila. Baka naman nabighani sa ganda mo yung si Attorney Bernard Bonavista kaya tinulungan ka. Nakangising wika sa kanya ni Gemma. Hay nako, wish ko lang no. Pero malabo yun kasi sabi ng pinsan niyang doktor hindi daw ako ang tipo ni Attorney. Mga mestisa daw at elegante ang mga babaeng type nun. Nakangusong sagot ni Nika sa kaibigan. Wish mo lang? Nakaangat ang kilay na gagad sa kanya ni Gemma. Bakit? Crush mo ba si Attorney? Panunukol nito sa kanya. Sa halip na itanggi ang paratang ng kaibigan ay tumango si Nika dito. Sinong hindi magkakakrush doon eh ang gwapo niya? Mukha lang suplado pero mabait naman pala. Nagbumuka rin siyang anghel kapag numingiti siya dahil sa dimple niya. Wika ni Nika sa kausap. Sa pagkakataong yun ay hindi niya napigil ang ngiti sa mga labi habang inaalala si Bernard. Ay nako, halatang crush mo nga girl. Natigil ang pag-uusap nilang magkaibigan tungkol kay Bernard nang dumating ang instructor nila. Matiwasay na natapos ang klase ni Nika ng gabing yun. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang araw ng Lunes. Alas 8 ng umaga ay nasa BDG Law Firm na si Nika. Since si Attorney Bernard Bonavista ang nagrekomenda sa'yo, sa kanya kita i-assign, Miss Anwan. Wika sa kanya ng HR manager na si Mrs. Jimenez. Isinama siya ng babae sa third floor kung saan naroon ang opisina ni Bernard. Limang palapag ang okupado ng BDG Law Firm sa Naturang Gusali. Ipinakilala siya ng HR manager sa paralegal na si Mariel na siyang mag-o-orient sa kanya ng mga magiging trabaho niya. Magkakilala kayo ni Attorney Bernard? Tanong kay Nika ng paralegal na si Mariel. Hula niya ay nasa mid-30s ang palangiting babae. Bago pa makasagot si Nika ay natanaw niya ang pagdating ni Bernard. Hindi napigilan ni Nika na mapatigil habang pinapanood ang paglapit ng gwapong abogado. Alam ni Nika na gwapo ang binata, subalit pakiwari niya ay lalo pa itong gumwapo sa ilang araw na hindi niya ito nakita. Nagtama ang mga mata nila ni Bernard nang bumaling ito sa direksyon niya. Ngumiti kay Nika ang lalaki. Naramdaman ng dalaga ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya sa ngiting yun ng binata. Good morning, Attorney Bonavista. Bati ni Maria sa bagong dating na lalaki. We have a new intern, Attorney. Si Nika. Anito sa abogado. Yes, I know her. Sagot ni Bernard sa paralegal bago ito bumaling kay Nika. Welcome to BDG Law Firm, Nika. Nakangiting wika nito sa kanya. Thank you, Bernard. I mean, Attorney Bernard. Follow me to my office, please. Wika sa kanya ni Bernard bago sila nilagpasan. Pagdating ni Nika sa opisina ni Bernard, ay naabutan niya itong nakaupo sa swivel chair nito. May suot na reading glasses ang binata habang nagbabasa ng kaso. Ang gwapo pala niya lalo kapag may salamin. Wika ni Nika sa sarili. May iuutos ka, Attorney? Tanong ni Nika kay Bernard bago pa siya mapatulala rito. Mula sa screen ng iPad na hawak nito ay nag-angat ng tingin sa kanyang lalaki. Attorney,
Tatlong araw lang tayong hindi nakita, attorney na tawag mo sa akin. Nakaangat ang sulok ng labing tanong nito sa kanya. Nakakahiya naman kung Bernard lang ang tawag ko sa'yo. Eh lahat sila naka-attorney sa'yo. At saka parang boss na kita ngayon. Fine. But call me Bernard pag tayong dalawa lang. Hindi ako sanay sa attorney mo. Sige, attorney. I mean, Bernard. Sagot ni Nika sa lalaki. Pinipigil lang mangiti. May iutos ka ba sa akin? Anya rito. Pakigawa ako ng kape. Black, no sugar. Tapos pakisabi kay Mariel na dalhin sa akin yung printed copy ng Graciano versus People of the Philippine case. Pagkatapos ng utos na yun ni Bernard ay inabala ni Nika ang sarili sa mga paperworks na pinapagawa ng paralegal na si Mariel. Close pala kayo ni Attorney Bernard, Nika? Wika sa kanya ng paralegal habang kasabay niya itong kumakain ng lunch. Sakto lang po, Miss Mariel. Magaling yung si Attorney. Halos lahat ng kasong hawak niya na ipapanalo niya. Well, hindi naman siya magiging top-notcher sa bar exam kung hindi siya magaling. Top-notcher pala si Bernard? Nabiglang tanong ni Nika sa paralegal na kasama. Oo, top 3 siya sa 2018 bar exam. Sa nalamang yun ni Nika ay tila lalo pang nadagdagan ang paghanga niya sa gwapong abogado. Nang hapong yun, palabas na si Nika ng law firm nang maabutan siya ni Bernard. Nag-volunteer ang binata na isabay siya papunta sa universidad kung saan siya nag-aaral. Habang nasa biyahe sila ay inilabas ni Nika ang notes niya at nagbasa. May mga libro ako sa bahay, Nika. I can give it to you if you want. Hindi na, Bernard. Grabe. Ginulungan mo na nga ako makapasok na intern sa law firm niyo tapos bibigyan mo pa ako ng libro? Nakakahiya na sa'yo. Wala namang gumagamit nun eh. Mas okay nang mapakinabangan mo kaysa mabulok lang sa library ko. Kung okay lang talaga sa'yo, edi sige. Ang ginto kasi ng presyo ng law books kaya pili lang ang nabibili ko. Ani Nika sa lalaki. Okay, I'll bring them tomorrow. Kung may ibang kailangan ka pa, magsabi ka lang. Nakangiting baling pa nito sa kanya. Baka gusto mong gawin rin akong scholar, attorney. Pagbibiro ni Nika sa lalaki. Pwede rin naman. Gusto mo ba? Bahagyang nakangusong tanong nito sa kanya. Ala, grabe. Nagbibiro lang ako, no? Sabi ko na sa'yo, kahit purita ako, hindi ako oportunista. Mabilis at bahagyang natatawang sagot ni Nika rito. Tama na yung mga naitulong mo sa akin. Baka lalong lumala ang pagkakakrush ko sa'yo niyan. Dugtong niya sa mas mahinang tono. Ano yung sinabi mo, Nika? Nagiinit ang mga pisngeng umiling si Nika sa lalaki. Aha? Ano, Bernard? Ang sabi ko, baka mapagkamalan kang sugar daddy ko kapag ginawa mo akong scholar. Sa halip ay pabirong wika niya rito. What? Ang bata ko naman para maging sugar daddy mo. I'm just 31, Nika. Natatawang baling sa kanya ni Bernard. I'm only older than you by 6 years. Ani pa nito. Napanguso si Nika at natawa na rin sa sinabi ng lalaki. Teka, bakit mo alam yung edad ko? Bahagyang natigil ang tanong ni Nika kay Bernard. Tumikim si Bernard. Well, nakita ko yung resume na pinasa mo sa HR ng firm. Ah, tango ni Nika sa lalaki. Bago pa siya may masabing iba ay nakarating na sila sa tapat ng university. Nagpaalam na siya kay Bernard. Pagkatapos ng 3 oras ng klase ng araw na yon, ay natigilan si Nika nang paglabas ng gate ay natanaw niya ang pamilyar na sasakyan ni Bernard. Anong ginagawa mo dito, Bernard? Tanong niya sa lalaki nang lapitan niya ang kotse nito. Gusto ko sanang kumain ng pares kaya bumalik ako. Naisip ko ang hintayin na kita para sabay na tayo. Lihim na nakaramdam ng kilig si Nika sa sinabi ni Bernard. Sa halip na ipahalata yon ay natawa siya sa lalaki. Grabe, nagustuhan mo talaga yung pares ah. Nakangising wika ni Nika sa lalaki habang naglalakad sila papunta sa parisan. Iniwan ni Bernard ang kotse nito sa tapat ng eskwelahan. Habang kumakain sila ng binata, ay hindi na naman napigilan ni Nika ang sariling mapagmasda ng lalaki. Hey, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Baling sa kanya ni Bernard nang maabutan siya nitong nakatingin dito. Tumikhim si Nika. Hindi lang ako makapaniwala na kasama kitang kumakain ng pares. Imagine, si Attorney Bernard Bonavista, billionaire lawyer, top-notcher sa bar, kumakain ng beef pares kasama ko? Nakangising wika niya sa lalaki. Bahagyang natawa ang binata sa sinabi niya.
Akala ko nagagwapuhan ka sa akin kaya nakatitig ka. Naramdaman ni Mika ang pagbilis ng tibok ng puso sa sinabi ng binata. Subalit sa kabila niyon ay nagawa niyang tumawa rito. Hala, assuming ka rin abogado ka ah. Bakit? Hindi ka ba nagagwapuhan sa akin? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong sa kanya ni Bernard. Gwapo ka, pero hanggang tropa lang tayo, attorney. Nakangusong sagot ni Mika sa lalaki. Kasi imposible namang magustuhan mo ko. Ngaling-ngaling idugtong ng dalaga sa naunang sinabi niya. Oh, huwag mo sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano yung word na tropa. Tanong ni Mika sa lalaki nang hindi ito nagsalita. I know that, sagot ni Bernard sa kanya. So, friends pala tayo? Hindi ko alam yun ah. Nakaangat ang sulok ng labing ani pa nito. Pabirong inirapan ni Mika ang binata bago itinapat sa mukha nito ang hawak na kutsara. Grabe, niyaya mo ako magpares tapos hindi pala tayo magkaibigan sa lagay na to? Nakasimangot na sagot niya sa lalaki. Tila naaliw na natawa si Bernard sa reaksyon niya. I'm just kidding, Mika. Cute mo pala kapag naiinis ka. Anito bago marahang pinindot ang tungki ng ilong niya. Gusto magpasalamat ni Mika na morena siya, kaya hindi halata na nag-blush siya sa ginawang yon ni Bernard. Cute? Ano ako, aso? FYI, maganda ako, Attorney Bonavista. Filipina beauty tong mukha ko, no? Bahagyang nakataas ang kilay na sagot niya sa lalaki. Sa pagkabigla ni Mika ay biglang sumaryos ang binata. Of course, you're beautiful. Future Attorney San Juan. Sagot ni Bernard sa kanya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Huwag mo akong future attorney, baka ma-jinx. Sagot ni Mika sa lalaki sa kabila ng pag-iinit ng mga pisngi. Nang mga sandaling yon ay napatunayan niya na nakakatunaw tumingin ng isang Bernard Bonavista. Sigurado ako magiging abogado ka rin, Mika. Nakangiting wika ni Bernard sa kanya. Nang mga sandaling yon, pakiwari ni Mika ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya. Magdilang anghel ka sana, Attorney Bonavista. Nakanguso at pigil ang ngiting wika ni Mika sa lalaki. Nang mga sumunod na araw ay halos lagi siyang isinasabay ni Bernard kapag aalis na siya sa law firm. Madalas rin silang kumain ng pares pagkatapos ng klase niya. Isang araw, muling naabutan ni Mika si Bernard na naghihintay sa kanya pagkatapos ng klase niya. Subalit sa pagkakataong yon, ay isang matamlay ng ngiti ang ibinigay niya sa binata. Anong problema, Mika? Tanong ni Bernard nang papansin ang matamlay na mukha niya. Teka, umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong nito nang mapansin na namumula ang mga mata niya. Nag-surprise recitation sa criminal law kanina. Hindi ako nakasagot, Bernard. 60 ang binigay ng grade sa akin ni Attorney Paloma. Mahinang wika ni Mika sa binata. Hey, everyone has a bad day, Mika. Marahang sambit kay Mika ng binata. Mababawi mo rin yung pangit na recitation mo. Don't feel bad, okay? Kasama yan sa buhay ng law student. Nag-angat si Mika ng tingin sa lalaki kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi ako pwedeng bumagsak, Bernard. Ang mahal-mahal ng tuition ko sa school na to tapos babagsak lang ako. May pamilya akong umaasa sa akin kaya kailangan kong galingan. Anya, sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigil ang muling pagbagsak ng luha. Marahang kinabig siya ni Bernard para ikulong sa bisig nito. I understand, Mika. Mahinang wika ng binata habang hinahapos ang buhok niya. You can cry on me until you're okay. Masuyong wika nito. Nabigla si Mika sa ginawa ni Bernard. Subalit sa halip na lumayo ay nanatili siyang nakasubsob sa dibdib nito. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ng dalaga ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa bisig ng binata bago siya nag-angat ng tingin dito. Okay ka na ba? Marahang tanong ni Bernard sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Mika nang salubungin niya ang mga mata ng binata. Sorry, nabasa ko yung polo mo. Nahihiyang wika niya sa lalaki. It's fine. Baliwalang sagot ni Bernard sa kanya. Marahang hinawakan ni Bernard ang mukha niya para tuyuin ang luha sa pisngi niya. Nakagat niyang ibabang labi habang nakatingin sa lalaki. Nang mga sandaling yun, alam ni Mika na hindi na lang simpleng paghanga ang nararamdaman niya kay Bernard. Unti-unti na siyang nahuhulog sa gwapong abogado. Come on, may pupuntahan tayo. Wika ni Bernard kay Mika bago kinuha ang kamay ng dalaga
at igiya papasok sa kotse nito. Hindi tayo magpapares? Tanong ni Mika sa lalaki. Next time na tayo magpares, sagot nito sa kanya. Pagkatapos ng kulang isang oras, ay nakarating sila ng lalaki sa isang park sa Antipolo. Tahimik ang lugar at malamig ang hangin roon. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Mika kay Bernard habang kumakain sila ng burger na inorder nila sa drive-thru ng fast food chain. Mula sa pwesto nila ng binata ay tanong nila ang city lights ng metro. Dito ako madalas magpunta kapag may araw na hindi ako okay. Lalo na nung nasa law school ako. Believe it or not, ilang beses ako nagkaroon ng bagsak na recitation sa law school. Pagkukwento ni Bernard sa kanya. Hindi nga, pero top-notch ka sa bar exam ah. Hindi makapaniwala ang sambit ni Mika sa lalaki. Law school is hard, Mika. Bago ako makapasa sa bar, ilang disappointment din ang inaabot ko. Lalo na't magaling na abogado ang daddy ko. So I had to do my best every time. Wika sa kanya ni Bernard habang diretsyong nakatingin sa kanya. Naiintindihan ko ang frustration mo, Nika. But it's normal to have a bad day, okay? Ang importante, babangon ka at hindi mo susukuan ang pangarap mo. Pagpapatuloy ni Bernard sa isang marahang ngiti. Thank you, Bernard. Nagiinit ang sulok ng mga matang sagot ni Nika sa lalaki. Masuyong umiti sa kanyang binata. Gamit ang kamay ay inayos nito ang buhok niya na bahagyang nagulo dahil sa ihip ng hangin. You're welcome, Nika. For now, wag mo munang isipin yung recitation mo. Hindi ka babagsak, okay? Marami pang pagkakataon para makabawi ka. Sambit nito sa isang masuyong tono. Ngumiti si Nika at tumango sa binatang kaharap. Sa isang iglap ay gumaan ang loob niya dahil kay Bernard. Pagkatapos kumain ay isang oras pa silang nagtagal roon bago sila bumalik sa Maynila. Good night, Nika. Wika kay Nika ni Bernard nang ihinto siya nito sa tapat ng apartment niya. Good night, attorney. Salamat ulit. Malaki ang ngiting sagot niya bago nagpaalam dito. Nang gabing yon habang nag-aaral si Nika, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ng dalaga. Lahat ng sinabi ni Bernard ng gabing yon ay nagsilbing inspirasyon sa kanya. Nang mga sumunod na mga araw ay isinama din siya nito sa regional trial court para sa hearing ng isang kaso na hawak nito. Yun ang unang beses na napanood ni Nika si Bernard ng depensahan sa korte ang kliyente nito. Habang tumatagal ay lalong gumagwapo si Bernard sa paningin ni Nika. At lalo rin lumalalim ang nararamdaman niya para dito. Alam naman niyang wala siyang pag-asa sa bilyonaryong attorney na yon. Pero okay lang. Itatago na lamang niya ang lihim na pagtingin dito. Masaya na siya na nakakasama ito palagi bilang kaibigan at boss. Congrats, attorney! Ang galing mo kanina! Hindi napigilang sambit ni Nika sa binata habang pabalik sila sa sasakyan nito. Nanalo ang kliyenteng hawak ni Bernard sa kaso. At hindi magkamayaw ang pasasalamat dito ng may edad na kliyente nito. Wala bang libre dyan, attorney? Pagbibiro ni Nika sa binata nang magpasalamat ito sa kanya. Anong gusto mo? Baling ni Bernard sa dalaga. Ikaw? Wala sa sariling sagot ni Nika sa lalaki. Teka, akong gusto mo? Nabigla at nangingiting tanong ni Bernard sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Nika nang mapagtantong sinabi. Hala, hindi yun ang ibig kong sabihin. Tinatanong din kasi kita kung anong gusto mo. Palusot niya sa lalaki. Kung anong kere mong ilibre sa akin, ganun. Dagdag pa ng dalaga. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko kasi kaya ko namang ibigay sa'yo kahit ano. Nakangiting sagot ni Bernard sa kanya. Nakalusot sila pareho. Wow, sana on na lang talaga, diba? Nakangising Wika ni Nika sa abogado. Alam mo, okay naman sa akin kahit pares lang eh. Pero mamayaman ako ilibre pagkatapos ng klase ko. Isa lang ang klase ko ngayon kaya saglit lang ako sa university. Alright, ihintayin na kita. Ani Bernard sa kanya. Sigurado ka? Tanong ni Nika sa lalaki. 2 oras lang ngayon, di ba? Magbabasa na lang ako ng cases sa kotse habang hinihintay kita matapos ang klase mo. Tulad ng sinabi ni Bernard, hinintay nga siya ng binata na matapos sa klase ng gabing yun. Sigurado kang friends lang kayo ni Attorney Bonavista? Tanong kay Nika ni Gemma nang matanaw nila ang sasakyan ni Bernard malapit sa gate ng university. Oo naman, Gemma. Talaga? Parang iba na kasi yan eh. Gabi-gabi kang hinihintay ni attorney para magpares. Panunokso pa sa kanya ng kaibigan.
Walang meaning yun, Gemma. Mabait lang si Bernard at sadyang na-addict lang talaga siya sa pares. Alam mo na, rich kid, hindi sanay sa ganung pagkain. Kaya nang makatikim, ayaw nang tigilan. Sa bagay nga, eh ikaw, Nika. Baka nahuhulog ka na dyan sa kakasama mo sa kanya. Natigilan si Nika sa sinabi ni Gemma. Sa huli ay ngumiti siya sa babae. Ayos lang, Gemma. Masaya naman akong kasama siya eh. Sobrang bait din naman kasi ni attorney. Hindi masisisi ni Nika ang sarili sa tuluyang pagkahulog kay Bernard. Sa kabila ng nararamdaman sa binata, hindi naman siya umaasa na magugustuhan siya nito dahil alam niyang malabo yun. Sapat na sa kanya na magkaibigan lang sila. Nagpaalam si Nika sa kaibigan bago lumapit sa sasakyan ni Bernard. Sigurado kang pares lang ang gusto mo ngayon? Tanong sa kanya ni Bernard. Oo naman, attorney. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa pares? Hindi ako nagsasawa basta ikaw ang kasama kong kumain. Nakangiting sagot nito. But you know, you deserve to be treated to expensive places. Ayokong sabihin mo na tinitipid kita. Grabe, ang sarap mo namang maging boyfriend kapag ganyan. Pabirungwi ka ni Nika sa lalaki. Sa tingin mo? Malawak ang ngiting tanong pabalik ni Bernard. Akmang magsasalita ang dalaga nang tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot nang makitang ang ina ang tumatawag. Tila huminto ang tibok ng puso ni Nika nang marinig ang binalita ng ina. Ayon dito ay naaksidente ang kapatid niyang si Nicole sa motor. Kasalukuyan itong nasa ospital ng mga sandaling yun at kailangan ng malaking halaga upang maoperahan. Susubukan naming ibenta ng tatay mo ang dalawang kalabaw niya. Sana'y may bumili agad, anak. Huwi ka ng ina sa kabilang linya. Susubukan ko rin gumawa ng paraan, nay. Naluluhang sagot ni Nika sa ina bago niya ibaba ang tawag. Hey, what happened, Nika? Nag-aalalang tanong ni Bernard sa dalaga nang matapos siya sa pakikipag-usap sa ina. Naiiyak na inilahad ni Nika sa binata ang naging pag-uusap nila ng ina. Eh, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng 200,000. Magbebenta daw si nanay ng kalabaw. Pero sigurado akong walang basta-basta bibili niyon at hindi aabot ng 200,000. Namamablamang wika niya kay Bernard. I can help you with the money, Nika. Alok ni Bernard sa dalaga. Natigilan si Nika at tumingin kay Bernard. Pagkatapos ay sunod-sunod siyang umiling. Eh, hindi, Bernard. Nakakahiya. Ayokong mag-isip ka ng kung ano-ano sa akin, pati na rin ang ibang tao. Marahas na tanggi niya sa lalaki. Consider it as a debt, Nika. Bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Let's say, kapag naging abogado ka na rin. Huwi ka ng binata sa kanya. Kailan pa yun, Bernard? Hindi pa nga sigurado kung makakapasa ako ngayon sa mga subjects ko. Pagak na sagot ni Nika sa binata. Papayag ka bang ibayad ko sa iyo ang kalabaw namin? Medyo natawa si Bernard sa sinabi niya. Seryoso ka, Nika? Baka hindi mo buhay dito sa Maynila mga kalabaw niyo. E di sa ibang property niyo ilagay. Well, hindi ko makakayang alisan ng kabuhayan ng parents mo, Nika. Malaking kawalan sa isang farmer ang mawalan ng kalabaw. Kaya kahit may farm kami o kahit sino sa relatives ko, hindi ko tatanggapin ang kalabaw niyo. Pero paano kita mababayaran? Wala namang kasiguraduhan na magiging abogado ako. Maraang hinawakan ni Bernard ang kamay niya. Alright, marry me then. Yun na lang ibayad mo sa akin. Napaawang ang mga labi ni Nika sa sinabi ni Bernard. Teka, anong sabi mo? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa lalaki. Tumikim si Bernard. Kailangan ko ng asawa, Nika. Nika ng binata. I want to be a judge someday. I asked Judge Fernando to take me under his wing and mentor me. I'm sure you know him. Siya ang pinakabatang naging judge sa Supreme Court. But he's a family man. He has a soft spot for lawyers in a happy marriage. Sabi ni Judge Fernando, saka lang niya ako tatanggapin bilang mentee niya kapag nakapag-asawa na ako. Paliwanag ni Bernard kay Nika. Pinisil nito ang kamay ng dalaga na titig na titig sa binata. I'm not in a relationship right now, Nika. So I figured my best option is to look for a temporary wife. Pagpapatuloy ni Bernard. At ikaw ang perfect para sa posisyon na yun. I mean, we're friends and we trust each other. Anang binata habang diretsyong nakatingin sa kanya. Lumunok si Nika. So, hindi totoo ang magiging kasal natin kapag pumayag ako sa gusto mo? Mahinang tanong niya sa lalaki. We will get married for real.
Ba't wala kang dapat ipag-alala dahil sa papel lang ang magiging kasal natin? Kailangan lang natin umaktang mag-asawa kapag may mga pagtitipon tayong kailangan puntahan. And this is only for a few months, Nika. Habang nasa padel lang ako ni Judge Fernando. Pagkatapos nun, we'll get an annulment. Napatitig si Nika kay Bernard. Hindi siya makapaniwala na aalokin siya ng lalaki na maging asawa nito. Temporary wife lang, Nika. Huwag mong kalimutan. Paalala ng dalaga sa isip. But if you don't wanna get married to me, I'll still help you, Nika. Ani Bernard sa kanya. Ayaw mo talaga ng kalabaw na bayad, attorney? Gusto mo, kasal? Natawa ang binata. Ayoko. Kasal na lang o di kaya utang. But not your parents' karabaw. Dinadaan lang ni Nika sa biro, pero ang totoo ay alam niya na kapag pumayag siya sa alok ni Bernard, ay lalong wala na siyang pag-asang makaahon pa sa nararamdaman niya para sa binata. Sa kabila niyon, sa huli ay isang tangong isinagot ng dalaga kay Bernard. Fine, pumapayag ako magpakasal sa'yo. Wika ni Nika sa lalaki. Namilog ang mga mata ni Bernard, tila hindi nito inaasahan ang mabilis na pagpayag niya. Really? You'll be my wife? I hope seryoso ka sa sagot mo dahil wala na yung bawian, Nika. Wika ng binata. Seryoso ako, Bernard. Ayaw mo ng kalabaw, edi ako na lang. Sa kabila ng matinding pag-aalala dahil sa sinapit ng kapatid, ay isang marahang ngiti ang nagawang ibigay ni Nika sa lalaki. Thank you, Nika. That's a big help for my dream. Masuyong wika ng binata bago siya nito ikulong sa bisig nito. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Bernard. Puno ng sinserong sagot ni Nika sa lalaki kasabay ng muling pag-iinit ng sulok ng mga mata. Nang maghiwalay sila ng binata, ay may kinuha ito sa compartment ng sasakyan. Isang maliit na kahon na may lamang bracelet sa loob. Let me put this on you. Pasensya na kung hindi sing-sing, Nika. But don't worry, I will give you a ring tomorrow. Wika ni Bernard matapos nitong kunin ang alahas sa kahon. Para sa akin yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Nika sa lalaki. I bought this the other day. Nakalimutan kong ibigay sa'yo. I guess this is the best time to give this to you. Nakangiting wika ni Bernard sa kanya. Teka, bakit mo naman ako naisip na bigyan ng alahas? Base sa itsura ng bracelet ay sigurado siyang hindi basta-basta ang halaga niyon. It's because I want to. Isn't that enough reason, Nika? Sagot ni Bernard sa kanya. Halos mahigit ni Nika ang hininga habang pinapanood niya ang binata na isinusot ang bracelet sa kanya. Ano? Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Nagbibigay na lang ng kung ano-ano dahil lang gusto niyo? Kagat ang labing tanong niya sa lalaki. Sa kabila ng matinding emosyong nararamdaman ay nagawa niyang hindi mabiyok. Ngumiti lang sa kanya si Bernard kasabay ng marahan itong paghaplos sa palapulsuhan niya. It looks good on you, Nika. Thank you, Bernard. Wika ni Nika sa binata. Sa pagkakataong yun ay hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha. Please don't cry. Your sister will be fine, okay? Gagawin natin ang lahat para umukay ang kalagayan ng kapatid mo. Marahang wika ni Bernard habang maingat na pinupunasan ang luha sa pisngi ng dalaga. Kagat ang labing tumango si Nika sa lalaki. Hindi niya magawang sabihin dito na hindi ang kalagayan ng kapatid niya ang nagpaiyak sa kanya sa pagkakataong yun. Nang gabing yun ay pinadala ni Nika sa mga magulang ang perang kailangan para sa operasyon ng kanyang kapatid. Kinabukasan lang din ay tinawagan siyang muli ng ina upang ibalita na nasa maayos na kalagayan na si Nicole. Nang dumating ang Sabado, ay nagpakasal sila ni Bernard sa harap ng isang judge na kakilala ng binata. Nang hapong yun matapos ang kasal nila ay inilipat niya ang mga gamit niya sa condo unit ng lalaki. Welcome to my place, Nika. Nakangiting wika ni Bernard sa babae pagdating nila sa unit nito. Malawak ang unit nito at may tatlong silid. Isa sa mga yun ang inuokupa niya. Anong sasabihin ng mga magulang mo kapag nilaman nila na nagpakasal ka bigla, Bernard? Tanong ni Nika kay Bernard habang iginagala ang tingin sa unit nito. My parents are out of the country right now. Nasa Europe sila para sa wedding anniversary nila. I'll let you meet them pag uwi nila ng bansa. Siguradong mahahalata nila na hindi natin mahal ang isa't isa kapag pinakilala mo ako sa kanila. Mumiti sa kanyang lalaki at bahagyang nag-angat ng kilay. Don't worry, they won't, Nika. Tila siguradong sagot nito. Bakit? Dahil ba magaling kang umakting? You'll see.
Bahagyang natawang sagot ni Bernard na sinundan nito ng hindat. Tila tumulon ang puso ni Mika sa ginawang yun ng lalaki. Kinabukasan, paglabas ni Mika mula sa kwarto niya, ay naabutan niya si Bernard sa kusina. Muntik nang malaglag ang panga ni Mika nang makitang walang suot na pangitaas si Bernard habang nagluluto ng almusal. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang katawan ni Bernard. Naramdaman niya ang panunuyo ng lalamunan kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Wala ba siyang kapintasan? Tanong ni Mika sa sarili habang pinagmamasdan ng matipon ng likod ni Bernard. Good morning. Bati kay Mika ni Bernard. Good morning. Sagot ni Mika nang makabawi. Marunong ka palang magluto? I live alone. So, yeah. Nakangiting sagot ni Bernard bago inilapag sa mesa ang bandihado ng niluto nitong corned beef. Sana ginising mo ako. Ako na nga yung nakikitira tapos ikaw pa itong nagluluto. Anong nakikitira? Nandito ka ngayon kasi asawa na kita, di ba? Nakaangat ang kilay at nangingiting sagot ni Bernard sa kanya. Besides, sanay ako magluto sa umaga, especially during weekends. Ani pa nito. Kahit na alam ni Mika na panandalian lamang ang kasal nila ni Bernard, ay hindi pa rin maiwasang kiligin ng babae sa ideyang asawa na siya ng isang Bernard Bonavista, ng lalaking minamahal. Teka, hindi ka ba magdadamit muna? Baka magkasakit ka kakabalandra dyan sa pandisal mo. Tanong ni Mika kay Bernard nang yayain na siya nitong kumain. Sorry, sanay kasi akong matulog at magluto sa umaga nang walang pangitaas. Bahagyang natawang sagot nito. Teka, bakit namumula ka yata? Hindi ka ba sanay makakita ng perfect na katawan? Tukso sa kanya ng lalaki. Wow, akala ko humble ka, Attorney Bonavista. Pero may kayabangan ka rin palang tinatago sa katawan. Eksaherad ang sambit niya sa lalaki. Natatawa. Natawa ni si Bernard bago siya nito iniwan sa kusina para magbihis. Pagbalik ni Bernard ay naka-t-shirt na ito. Grabe, I can't believe na magaling ka rin magluto. Hindi napigil ang komento ni Mika sa lalaki sa gitna ng pagkain nila. Ang swerte talaga ng babaeng makakasama mo sa buhay, attorney. Are you saying na swerte ka? Kinagat ni Mika ang ibabang labi para itago ang nararamdamang kilig. Temporary wife mo lang naman ako. Pero oo, swerte pa rin ako kasi nakilala kita at naging magkaibigan tayo. Kunway kaswal na sagot niya sa lalaki. I'm the luckier one here, Mika. Wika ni Bernard na siyang nagpainit sa puso niya. Kung sa bagay, may point ka. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo madidiscover ang pares. Nakangising sagot niya kay Bernard na ikinatawa nito. Nang dumating ang Lunes ay sabay silang pumasok ni Bernard sa law firm. Ayon sa lalaki ay yun ang huling linggo nito roon dahil nagpasa na ito ng resignation letter. Total mag-asawa na kayo, bakit hindi mo nalang akitin si attorney? Wika kay Mika ng kaibigang si Gemma nang malaman nito ang pagpapakasal niya sa lalaki. Hindi ko yun gagawin, Gemma. Magkaibigan kami ni Bernard. Masaya ako sa kung anong relasyon namin ngayon. At kung masasaktan naman ako kapag natapos ng kasunduan namin, edi masaktan, handa naman ako ron. Nakangusong umiling si Gemma sa kanya. Hindi ko alam na may pagkamartir ka pala pagdating sa pag-ibig, Mika. Alam ni Mika na imposible siyang magustuhan ni Bernard at hindi siya umaasang masusuklian nito ang nararamdaman niya. Kaya naman susulitin na lamang niya ang panahong mag-asawa sila ni Bernard. Nang sunduin siya ni Bernard ng gabing yun, ay inimporma ng lalaki na isasama siya nito sa dadaluhang party sa darating ng weekend. Wedding anniversary ni Judge Fernando at ng asawa niya. Ipapakilala kita sa kanya bilang asawa ko. Ani Bernard kay Mika habang nasa kotse sila ng asawa. Teka, for sure formal party yun. Wala akong damit. Don't worry about it. We'll look for a dress for you. Grabe, ang yaman talaga ng asawa ko. Pabirong komento niya kay Bernard. Anong feeling na kaya mong bilhin kahit na anong gusto mo? Mag-asawa na tayo, Mika. What's mine is yours now. Ibig sabihin, mayaman ka na rin. Kahit anong gusto mo, pwede mong bilhin. Talaga? Pwede ako mag-franchise ng Jollibee o McDo? Nanghahamong tanong niya sa asawa. Kahit 10 Jollibee pa, Mika. Sagot ni Bernard na kumindat sa kanya. Napangiti si Mika para itago ang kilig na gumapang sa sistema niya. Pagdating ng Sabado ng hapon,
ay dinala siya ni Bernard sa high-end mall malapit sa condo unit nito. Ang mahal naman ng mga damit dito, Bernard. 3 buwang sahod ko na yung halaga ng isang gown dito, ha. Mahinang wika ni Nika kay Bernard nang pumasok sila ng lalaki sa isang boutique. Dapat sa department store na lang tayo. Anya pa sa lalaki. Bumaling sa kanya si Bernard at ngumiti. Come on, my wife deserves the best. Sagot nito bago bumaling sa staff na nakaabang sa kanila. Tila may komediti sa puso ni Nika nang lumabas sa bibig ni Bernard ang salitang my wife. Kahit na alam niyang walang ibig sabihin yun sa lalaki ay hindi pa rin niya maiwasang kiligin. Pagkatapos isukat ni Nika ang gawa na inirekomenda ng staff sa kanya, ay lumabas siya sa dressing room. Naabutan niya si Bernard sa sofa. Nag-angat sa kanya ng tingin ang lalaki mula sa cellphone nito. Nakita ni Nika kung paanong napatitig sa kanya ang abogado. Parang natulala ka yata, Bernard. Ang ganda ko ba? Pabirong tanong ni Nika sa lalaki. Sa halip na magsalita ay tumayo si Bernard at lumapit kay Nika. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na nasa mukha niya at inipit sa likod ng tenga niya. Aha, you're beautiful, Nika. Mahinang sambit nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ay nagawang patuloy na magbiro ni Nika sa kaharap. Iba talaga kapag mahal ang gown. Nakangising wika niya. Kinagat ni Bernard ang ibabang labi. Pagkatapos ay umiling ito sa kanya kasabay ng marahang ngiti. It's not about the gown. You're just really beautiful, Nika. Kahit nabasahan lang ang suot mo, maganda ka pa rin. Bolero ka naman pala. Biro niya sa lalaki. Pero oo na, attorney, naniniwala na ako sa pambobola mo. Hindi ako nambobola, Nika. Ani Bernard habang seryosong nakatingin sa kanya. Pakiwari ni Nika ay matutunaw siya sa lalim ng tingin binibigay ng lalaki. Nagawa lang niyang bawiin ang tingin mula kay Bernard nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Nag-excuse ito para sagutin habang siya ay muling bumalik sa dressing room. Bukod sa gown ay ibinili rin siya ni Bernard ng gagamitin niyang sapatos at bag sa party. Kinabukasan ng gabi ay magkahawak ang kamay na pumasok sila sa function room ng hotel kung saan nagaganap ang party. Agad na sinalubong sila ni Judge Fernando at ng asawa nito. Judge Fernando, this is my wife, Nika San Juan Buenavista. Pakilala ni Bernard kay Nika sa mga kaharap nila. I didn't know you're already married, Bernard. Nung huling magkita tayo, single ka pa. Wika kay Bernard ng judge bago ito bumaling sa kanya. Nice to meet you, Nika. Gumanti si Nika ng ngiti sa mag-asawang kaharap. It was a civil wedding, Judge. I'm sorry I didn't inform you. But we'll get married soon. Sagot ni Bernard kay Judge Fernando. Nilingon ni Nika ang asawa bago ibinalik ang tingin kay Judge Fernando at sa asawa nito. Ito po kasing si Bernard, masyadong in love sa akin kaya hindi na nakapaghintay. Pabirong sambit niya sa mga ito. Narinig niya mahinang tawa ni Bernard pagkatapos ay naramdaman niya ang mga labi nito sa gilid ng ugi niya. Well, it's true. Masyado kitang mahal kaya tinali na agad kita. Puno ng lambing na wika sa kanya ng lalaki. Kumisnot ang puso ni Mika sa sinabi ni Bernard. Kung saan na totoo ang lahat ng sinasabi niya, edi wala na akong mahihiling pa. Wika ni Mika sa isip. You two are such a lovely couple. Malaki ang ngiti at naaaliw na sambit ng may bahay ni Judge Fernando sa kanila. Nagpasalamat si Nika sa ginang. Ilang sandali pa ay nagpaalam sa kanilang mag-asawa upang asikasuhin ng iba pang mga bisita. Ano, ayos ba yung acting ko? Malaki ang ngiting baling ni Nika kay Bernard. Pwede na. Nakangat ang sulok ng labing sagot ni Bernard. Next time, mas maging sweet ka pa sa akin. Wika pa nito bago siya ay giniya sa isang mesa. Pwede na? Anong gusto mo? Kumapit ako na parang tuko sa'yo. Nakangiting tanong niya kay Bernard. Ano yung tuko? Kunot na ang tanong ni Bernard sa kanya. Tuko ay gecko in English, Mr. Billionaire Lawyer. Madami nun sa probinsya namin. Nagatawang wika niya kay Bernard bago pabirong inabot ang mukha nito at tinusok ng hindi turo ang pisingin nito. Ang cute mo rin, no? Hindi mo alam kung ano yung tuko? Hindi mo naman ako hihiwalayan dahil hindi ko alam kung ano yung tuko, diba? Ha? Hindi, syempre. Mabilis na sagot ni Nika sa lalaki.
Kahit habang buhay ako maging asawa mo, okay lang sa akin. Ngaling-ngaling idugtong pa niya rito. Good answer, Mrs. Buenavista. Nakangiting wika ni Bernard. Kinuha nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito para halikan na siyang nagpatalon sa puso niya. Nang mga sandaling yun ay kinalimutan ni Nika na umaakting lang si Bernard at pinaniwala ang sarili na totoong kinikilos nito sa kanya. Malaki ang ngiti niya habang todo ang asikasa sa kanya ni Bernard sa pagkain. Ipinakilala siya ng lalaki sa mga lumalapit at bumabati sa kanila. Karamihan sa mga yon ay nagulat ng malamang kasal na ang abogado. Sandali nga lang siyang iniwan ni Bernard nang tawagin ito ni George Fernando. Habang hinihintay ang asawa ay inabala ni Nika ang sarili sa pagmamasid sa paligid habang sumisimsim ng wine na isinserve ng mga nagkalat na servidor. Ikaw pa lang naririnig kong asawa ni Bernard? Wika ng isang tinig sa likod ni Nika. Nalingon na ni Nika ang isang maganda babae na nakatayo sa tabi niya. Matangkad ito at mestiza. Hello, ani Nika sa babae. Isang palakaibigang ngiti ang ibinigay niya dito. I'm Laurie, ex-girlfriend niya. Pakilala sa kanya ng babae. Gumanti ng ngiti ang babae subalit napansin niya kung paano siya nito pinasadahan ng tingin. Paano ka naging asawa ni Bernard? Tila puno ng curiosidad na tanong nito matapos nitong ibalik ang tingin sa mukha niya. No offense meant, miss. Pero bukod sa hindi ko inaasahan na magpapakasal siya agad, hindi tulad mo ang tipo niyang babae. All of Bernard's ex-girlfriends are fair-skinned, including me. Pagpapatuloy nito na tila nangungutya. Pakiwari ni Nika ay may tumusok sa puso niya sa narinig mula sa babae. Kung ganun ay ganito pala mga type ni Bernard. Yung mga mukhang Barney. Mapait na wika ni Nika sa sarili. Miss, did I offend you? Untag sa kanya ng babaeng kaharap. I'm sorry, I'm just really curious. Hindi ko talaga kasi inaasahan na may asawa na si Bernard. Wika pa nito sa kanya. Tumikim si Nika bago humiti. Hindi naman. Pagkakailan niya sa babae. Hindi niya ipinakita sa kaharap ang insecurity na nararamdaman para rito. Pero regarding sa tanong mo, mas mabuting si Bernard na lang ang tanongin mo kung bakit siya nagpakasal agad at kung bakit akong pinakasalan niya. Malamang may nakita siya sa akin na wala sa'yo. Taas noon niyang sagot sa babae bago ito tinalikuran. Pagdating sa isang sulok ng bulwagan ay nagpakawala ng malalim na hininga si Nika. Wala sa sariling napatingin siya sa braso niya. Sa unang pagkakataon ay nahiling ni Nika na sana ay hindi siya morena. Hay, kahit na maging kasimputi ka ng papel, hindi ka magugustuhan ni Bernard dahil hindi ka naman elegante at mayaman. Wika ni Nika sa sarili. Mapait na umiti si Nika sa sarili bago muling umubot ng wine mula sa lumapit na servidor. Ilang baso ang naubos niya bago niya natanaw si Bernard. Nika, I was looking for you. Wika sa kanya ni Bernard paglapit sa kanya ng lalaki. Kumunot ang noon nito nang mapansin ang mga walang lamang wine glass sa mesa malapit sa babae. You've been drinking? Tanong nito. Isang malaking ngisi ang binigay niya kay Bernard. Ang sarap kasi ng wine dito, Bernard. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na wine. Madalas, gin bilog lang ang naiinom ko. Wika niya sa lalaki. Wait, siguro hindi mo rin alam yung gin bilog, no? Natatawang tanong niya rito. Sa halip na sumagot sa sinabi ni Nika, ay marahang hinawakan ni Bernard ang braso niya. Come on, let's go home, Nika. Lasing ka na. What? Hindi ako lasing. Malakas kaya ako pagdating sa inuman. Nakangusong sagot niya sa lalaki. Parang walang halong alak tong wine na iniinom ko. Kasi ang sarap eh. It tastes good, but it has 6% alcohol, Nika. Come on, let's go home, wife. Teka, isa na lang. Nakangusong sagot ni Nika kay Bernard. Lumakad siya pupunta sa wine table para kumuha ng wine. Subalit biglang bumuhay ang lakad niya. Natapilok ang babae at nasanggi ang wine table. Kasabay ng daing na lumabas sa bibig ni Nika ay ang pagpagsak ng mga wine glass na siyang lumikha ng malakas na ingay. Are you okay? Nag-aalala ang tanong ni Bernard na mabilis na umalalay sa kanya upang hindi siya tuluyang bumagsak. Oo. Mahinang sagot ni Nika kay Bernard. Natigilan siya nang mapansing nasa kanila ni Bernard ang atensyon ng lahat ng nasa bulwagan. Bernard, is everything okay? Tanong ni Judge Fernando na lumapit sa kanila. Yes, Judge. I'm sorry for the commotion.
hanging paumanhin ni Bernard sa may edad na judge. It's fine. Huwag mong intindihin yun. Accidents like this happen. Sagot ng matanda sa kanila. Thank you, Judge. Wika ni Bernard sa judge bago ito formal na nagpaalam sa matanda. Nalaki ang mata ni Mika nang walang kahirap-hirap na kinarga siya ni Bernard palabas ng bulwagan. Pagdating sa elevator ay nahihiyang tinakpan niya ng dalawang palad ng muka. Hey, bakit tinatakpan mo ang muka mo? Marahang tanong ng lalaki sa kanya. Silang dalawa lang ang laman ng elevator. Nakakahiya yung nangyari. Sagot niya sa lalaki bago inalis ang kamay sa muka. Tumambad sa kanya ang nakangiting muka ni Bernard. You don't need to hide yourself, Nika. Like what Judge Fernando said, accidents like that happen. Huwag kang mag-alala, sanay na siya sa ganun. Masuyong wika ni Bernard. So stop covering yourself. I like seeing your pretty face. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ginawang yun ni Bernard. Nag-init ang pisngi ni Nika at alam niyang hindi yun dahil sa alak na nainom. Matagal ko nang alam na maganda ako. Sa kabila ng pagwawala ng puso ay nagawa niyang sabihin kay Bernard. But seriously, hindi mo naman ako kailangang buhatin, Bernard. Hindi ka ba nabibigatan sa akin? It's fine. Asawa kita, kaya normal lang nagawin ko to. I told you, I'd take care of you. Didn't I? At hindi ka rin naman mabigat eh. Mas mabigat pa sa'yo ang barbell sa gym room ko. Masuyong wika sa kanya ni Bernard. Nakangusong hinawakan ni Nika ang braso ni Bernard. Kung sa bagay, kayang-kaya ng muscles mo yan. Sige, total asawa kita. Alagaan mo ko ngayong gabi. Anya sa asawa. Noted, sweetheart. Cute mo pala kapag nalalasing. Masuyo subalit na aaliw na sagot ni Bernard. Sa halip na sumagot pa, ay pigil ang ngiti sa kilig na isinubsob na lang ni Nika ang mukha sa dibdib ni Bernard at pinagbigyan ng sarili sa piling ng asawa. Pagdating sa kondo ng binata ay ibinaba siya nito sa sofa bago hinubad ang suot niyang sapatos. You shouldn't have worn those heels if you're not comfortable with them. Marahang wika ni Bernard habang minamasahin nito ang namumula niyang paa. Tulad ng sinabi ng asawa ay tila sineryoso nito ang pag-aalaga sa kanya. Nakagat ni Nika ang ibabang labi ng magkakaibang init na gumapang sa balat niya dahil sa ginagawa ni Bernard. Alangan namang mag-rubber shoes ako. Eh di, pinagtawanan ako ng mga tao doon, Bernard. Nakasimangot na sagot ni Nika sa lalaki. Next time na umaten tayo ng kahit na anong party, wear shoes you're only comfortable with. Kakasuhan ko lahat ng makita nating tatawa sa'yo. Sa lubong ang kilay na wika ni Bernard. Natawa si Nika sa narinig. Sira, ano naman ang ikakasa mo sa kanila? Tanong niya sa asawa. Kinagat nito ang ibabang labi bago bahagyang umuso sa kanya. Then I'll wear rubber shoes too. Masuyong wika nito sa kanya. Muling binalot ng init ang puso ni Nika. Wala sa sariling inangat niya ang kamay para abutin ang mukha ni Bernard. Ang gwapo-gwapo mo, alam mo ba yun? Wika niya sa asawa habang pinaglalakbay ang daliri niya sa panga nito, paakyat sa sulok ng labi ng asawa. Alam mo kung ano yung paborito kong parte ng mukha mo? Bukod sa mata mo, yung dimple mo. Nagmumukha ka kasing anghel kapag ngumingiti ka. Napatitig sa kanya si Bernard. Pagkatapos ay ngumiti ito at dinala ang kamay niya sa labi nito. Ganito pala ang epekto ng wine sa'yo. Nagiging madaldal ka, wife. Madaldal? Baka honest ka mo. Pagtatama niya sa lalaki. Kinagat niya ang ibabang labi bago mapungay ang matang ibinagsak ang tingin sa mga labi nito. Total, honest naman ako ngayon. Okay lang naman sabihin na gusto kitang halikan, di ba? Mahinang sambit niya. You want to kiss me? Nabiglang tanong ni Bernard sa kanya. Kinagat ni Mika ang ibabang labi bago tumango sa lalaki. Matagal na, attorney. Mapungay ang mga matang pag-amin niya. Bago pa mapigilan ni Mika ang sarili ay hinila niya ang necktie na suot ng lalaki at tinawid ang distansya ng mga labi nila. Pakiwari ni Mika ay pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya nang malasahan niya ang labi ni Bernard. Tila lalo siyang nalasing nang maramdaman niya ang paggalaw ng mga labi nito sa kanya. Masuyo ang bawat haplos ng mga labi ng lalaki. Nang mga sandaling yun, nabuhay ang pag-asa sa dibdib ni Mika na baka pareho rin sila ng nararamdaman ni Bernard para sa isa't isa. Na baka sa loob ng pagkakaibigan nila ay nahulog na rin sa kanyang lalaki. Nika. Masuyong wika ni Bernard ng pansamantalang maghiwalay ang mga labi nila.
Mahal kita, Bernard. Hindi napigil ang pag-amin ni Nika sa asawa. I'm in love with you, Attorney Bernard Buenavista. Samit ni Nika habang diretsyong nakatingin sa mukha ng lalaki. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigil ang sarili na isiwalat ang nararamdaman. Huwag mo nang itanong kung bakit. Dahil sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa'yo sa lahat ng pinapakita at ginagawa mo para sa akin. I hated you the first time we met, but I ended up falling in love with you. Pagpapatuloy ni Nika. Kahit na alam kong kaibigan lang ang turing mo sa akin, hindi ko napigilang mahulog sa'yo. At nung inalok mo ako, napakasalan ka at maging temporary wife mo, pumayag ako kahit na alam kong lalo lang nalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Lumunok si Nika bago muling nagpatuloy. Alam ko, malayo ako sa babaeng gusto mo. Pero bigyan mo ako ng chance na mahalin ka, Bernard. Bigyan mo ako ng chance na makapasok sa puso mo. Ngumiti siya kay Bernard kasabay ng paghaplos sa mukha nito. I promise you, hindi ka magsisisi kapag binigyan mo ako ng pagkakataon. I'll be the best wife to you. Masarap ako magmahal at aalagaan kita katulad ng pag-aasikaso mo sa akin ngayon. Kahit na busy ako sa law school, hindi ako mawawalan ng time para sa'yo. Sunod-sunod na sambit niya. You're drunk, Nika. Mahinang wika ni Bernard nang makabawi ito sa pagkabigla. Nakainom ako, pero alam ko lahat ng sinasabi ko, Bernard. Totoo na mahal kita. Giit ni Nika sa lalaki habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Akma niyang kakabigin si Bernard para muling paglapitin ang mga labi nila nang bahagyang lumayo sa kanyang asawa. I'm sorry, Nika. Paus ang boses na sambit nito sa kanya. We shouldn't kiss again when you're still drunk. Bago pa makapagsalita si Nika ay tumunog ang cellphone ni Bernard. Tila napilitang sagutin yun ng lalaki nang hindi yun tumigil sa pagtunog. What? Nabigla at napalakas na sagot ni Bernard sa kung sino mang kausap nito sa kabilang linya. Alright, pumunta ako. Wika ni Bernard bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ay bumaling kay Nika ang asawa. Kailangan ko pumunta sa ospital, Nika. Naaksidente ang pinsan ko at ayon kay Fite, komato siya ngayon. I'm sorry, I have to leave you for a while. But we'll talk when I get back, okay? For now, magpahinga ka muna. Kinintalan siya ni Bernard ng halik sa noo bago ito nagmamadaling umalis. Nang mapag-isa si Nika ay bumalik sa kanya ang lahat ng mga sinabi niya kay Bernard. Bumalik din ang sakit na nararamdaman niya sa ginawa nitong pagtangki sa kanya. Ang tanga mo, Nika. Mahina niyang wika sa sarili pagkatapos habang pinupunasan ang luhang bumagsak sa mga mata. Sa halip na magpahinga ay lumabas siya ng kondo ni Bernard. Luna ng elevator ay nagpunta siya sa rooftop ng gusali. Doon ay tahimik siya na lumuha at inilabas ang sakit na nararamdaman. It's fine, Nika. At least, naging honest ka sa kanya. Pag-alo ni Nika sa sarili pagkatapos punasan ng mga luha. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng humupa ang alak sa sistema niya. Nika! Hindi alam ni Nika kung gaano siya katagal na nakatambay roon nang narinig niya ang pamilyar na boses ng asawa. Mabilis na lumingon si Nika sa lalaking minamahal. Magulo ang buhok nito at pawisan. Bakas ang matinding pag-aalala sa muka. Bernard, bakit nandito ka na? Mahinang tanong ni Nika sa lalaki. Sa halip na sagutin siya ay lumapit sa kanya si Bernard at kinulong ang muka niya sa mga palad nito. I thought you left. Bumalik ako sa kondo pero wala ka. Wika nito habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng kirot sa puso niya ay nagawang humiti ni Nika sa lalaki. Don't worry, Bernard. Kahit naman hindi tayo pareho ng nararamdaman sa isa't isa, hindi pa rin ako aalis sa tabi mo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin na hindi mo na ako kailangan. Marahang sagot niya rito. What are you saying, Nika? Anong hindi tayo pareho ng nararamdaman? Tila nagugulo ang tanong ni Bernard. Lumunok si Nika. Malinaw sa akin yung gusto mong ipahiwatig kanina, na hindi mo kayang sukrian yung pagmamahal ko. Kaya pinigilan mo akong halikan, at gets ko naman kung bakit. Mahinang sambit niya, pinipigilan ang muling pagbagsak ng luha. Umiling sa kanya si Bernard. No, that's wrong, sweetheart. I stopped you from kissing me because you're drunk. Pagdatama nito sa kanya. Pinigilan kita na halikan ako dahil ayokong i-take advantage ang kalasingan mo. Gusto kong kapag hinalikan kita, malinaw sa'yo kung anong ginagawa nating dalawa. Masuyong wika ng lalaki. Napatitig si Nika sa asawa.
Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso sa loob ng dibdib. Kung ganun, may nararamdaman ka rin sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa lalaki. Just like you, I'm in love with you too, Nika. Mahal din kita. Pag-amin ni Bernard. Yun ang dahilan kung bakit pagkatapos ng gabing nakita tayo, patuloy akong sumusulpot sa buhay mo. Yun ang dahilan kung bakit hinahatid kita at hinihintay sa gabi. Dahil gusto kong mas mapalapit sa'yo. Yun din ang dahilan kung bakit inalok kita magpakasal sa akin. Pagpapatuloy nito habang sinserong nakatingin sa mga mata niya. The truth is, I don't really need to get married to get under Judge Fernando's mentorship. Ginamit ko lang ang dahilan yun para maalok kita na magpakasal sa akin. Dahil mahal kita, Nika. Pagtatapos nito, muling bumalong ang luha sa mga mata ni Nika. Totoong mahal mo ko? Singap niya sa asawa. I'm in love with you, Nika. And that's the truth and the whole truth. Buong pusong sagot ni Bernard. Bakit parang ayaw mong maniwala? Eh kasi hindi naman ako ang tipo mong babae. Kagat ang labing sagot niya sa lalaki. Hindi ako elegante. Hindi ako mestiza. At lalong hindi ako mayaman. You're right. Malayo ko sa tipo ng babaeng gusto ko. Pero sa kabila nun, hindi ko napigilan ang sariling mahulog sa'yo at mahalin ka. Sagot nito sa kanya habang pinupunasan ang luha sa pisngi niya. I guess my mother was right when she said that we can choose who we fall in love with. Buong suyong sambit nito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Akala ko hanggang pangarap na lang talaga kita. Pero gusto mo rin naman pala ako. Nakangusong wika ni Nika kay Bernard. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, Nika. Ilang beses kong sinubukan pero lagi akong pinanghihinaan ng loob. Hanggang sa maisip ko na alokin ka ng kasal nung ayaw mong pumayag na tulungan kita sa problema mo sa pamilya. Plano ko sana na paibigin ka habang magkasama tayo. What? Huwag mo sabihin na torpe ka sa akin, Attorney Bernard Buenavista. Hindi makapaniwalang gagad ni Nika sa lalaki. Nagpipigil lang ngiti. Si Attorney Bernard Buenavista na walang inuurungan sa korte, torpe pala pagdating sa akin? Nakibit-balikat si Bernard at tila nahihiyang umiti. You're right. Natorpe nga ako. Sa'yo ko lang naranasan to, Nika. Pag-amin sa kanya ng asawa. Sa revelasyong yun ni Bernard, ay hindi na niya napigilang matawa kahit kagagaling lang niya sa pag-iyak. Sa isang iglap, napuno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan ng puso niya. Attorney Buenavista, ako lang to. Si Nika, yung babaeng muntik mo nang makaaway sa kalsada. Pero sa huli, naging kaibigan mo at nahulog sa'yo. Malaki ang ngiting wika niya sa lalaki. Natawa rin si Bernard sa sinabi niya. Now that you're no longer drunk, please allow me to kiss you now. Wika ng asawa nang mapawi ang tawa nito. Bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. By all means, Your Honor. Sagot ni Nika sa asawa kasabay ng pagkawit niya ng braso sa batok nito. Buong pagmamahal nang umiti si Bernard sa kanya bago nito sinakop ang mga labi niya. Nawala na yung alak sa sistema ko pero parang malalasing na naman ako ngayon sa mga halik mo. Wika ni Nika sa asawa nang maghiwalay ang mga labi nila. Tila nasisiyahang umangat ang sulok ng labi ni Bernard bago siya nito muling hinalikan. Nang gabing yon ay natulog siya sa bisig ng asawa. At simula sa gabing yon ay sigurado si Nika na hindi na siya mag-iisa pa. Kinabukasan ay isinama siya ni Bernard sa ospital upang dalawin ang pinsan nito na comatose mula sa aksidenteng kinasangkutan. Doon ay nakilala ni Nika ang ibang mga kamag-anak ng asawa na mainit siyang tinanggap. Buong puso rin siyang tinanggap ng mga magulang ni Bernard nang makilala niya ang mga ito pagdating ng mga ito mula sa ibang bansa. Pagdating ng bakasyon ni Nika sa law school ay umuwi sila ni Bernard ng probinsya upang ipakilala ang lalaki sa pamilya niya. Buong pusong tinanggap ng pamilya niya si Bernard. Humingi rin ng tawad si Bernard sa mga magulang ni Nika sa biglaang pagpapakasal nila. Kasabay niyon ay ang pangako nito na papakasalan muli ang asawa sa simbahan. Tulad ng sinabi ng asawa, pagbalik nila ni Bernard ng Maynila ay pinlano nila agad ang kasal nila. 4 na buwan ang lumipas ay ginanap ang church wedding nila ni Bernard sa isang simbahan kung saan din ikinasal ang mga magulang nito. 2 taon pagkatapos niyon ay nakagraduate si Nika sa law school. Sa pagsisikap ni Nika at sa suporta ng asawa ay nakapasa siya sa bar exam at naging isang ganap na abogado.
Sa pagsasama ng mag-asawang Nika at Bernard, ay biniyayaan sila ng dalawang sapling na siyang bumuo sa buhay nilang mag-asawa. Tunay nga namang mahiwaga ang pag-ibig. Yung taong kinaiinisan mo sa unang pagkikita, ay siya mo palang lubos na mamahalin at makakasama habang buhay. Gaya na lamang ng nangyari kay Bernard at Nika Buenavista. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.